Mathematics 3. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbasa at pagsulat ng fraction na katumbas ng isa at higit sa isa, ikalawang linggo. Para sa layunin sa pagkatuto, pagkatapos ng makabuluhang aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang nakababasa at nakasusulat ng fraction na katumbas ng isa at higit sa isa. Para sa ating paunang pagsubok, panuto, basahin ang bawat pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ano ang katumbas na fraction ng larawang ito? A. 1/1. B. 2/2. C. 1/2. D. 1/4. Ang tamang kasagutan ay letter B. Ikalawang bilang. Alin sa sumusunod ang katumbas ng 5/3? A. 1 1/4. B. 1 1/3. C. 1 1/2. D. 1 2/3. Ang tamang kasagutan ay letter D. Ikatlong bilang. Ang 1 3/4 ay katumbas din ng A. 15/4. B. 12/4. C. 7/4. D. 5/4. Ang tamang kasagutan ay letter C. Paano isulat ang 9/5 sa salita? A. 9/5. B. 9/5. C. 9/5. D. 9/5. Ang tamang kasagutan ay letter D. Paano naman isulat ang 1 1/2 fraction sa simbolo? A. 1 1/2. B. 1 1/3. C. 1 1/4. D. 1 1/5. Ang tamang kasagutan ay letter A. Tayo namang dumako sa ating balik-aral. Panuto, isulat sa sagutang papel ang IB kapag ang shaded region ay katumbas ng isang buo at XI naman kapag higit sa isa. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo bawat bilang para sa kasagutan. Ang tamang sagot sa number 1 ay IB. Sa number 2 ay IB. Sa number 3 ay XI. Sa number 4 ay XI. At sa number 5 ay XI. Para sa ating aralin ngayon, basahin ang sitwasyon. Si Amihan ay bumili ng 3 kartolina para sa kanilang art class. Ang bawat isa ay hinati sa 4 na magkakaparehas na sukat. Ang 4 na bahagi ay personal niyang ginamit at ang 7 bahagi naman ay ibinigay niya sa kanyang mga kapatid na si Alena at Danaya. Gaano karami ang nagamit na kartolina ni Amihan? Ilang bahagi naman ang ibinigay kay Alena at Danaya? Para lubos nating maunawaan kung ano ang isang buo at higit sa isa, tingnan natin ang mga larawan. Makikita ninyo sa larawan na si Amihan ay gumamit ng isang buo na katumbas ng 4/4. Si Alena at Danaya naman ay gumamit ng 7/4 o 1 and 3/4.
Ibig sabihin, ang nagamit ni Alena at Danaya ay higit sa isa. Paano binabasa at sinusulat ang fraction na katumbas ng isa at higit sa isa? Makinig na mabuti at tingnan kung paano po ito bibigkasin at kung paano ito isinusulat sa aking pagbigkas. 4/4. Ang pagbasa ng 4/4, isusulat natin yung 4th sa numerator, then maglalagay tayo ng dash. Tsaka natin isusulat yung 4th sa denominator. Kung napapansin ninyo, ang pagsulat ng fraction ng isang buo ay mayroon tayong gitling sa gitna ng dalawang numerong ginamit sa numerator at denominator. Ganoon din sa 7/4. 7/4. 1 3/4. 1 3/4. Ang fraction na katumbas ng isa at higit sa isa ay tinatawag na improper fraction. Sa pagbasa ng fraction, una nating binabasa ang numerator na susundan ng pagbasa ng denominator. Dinadagdagan ng S ang denominator kapag ang numerator ay higit sa isa maliban sa halves. Sa pagsulat naman, ito ay sinusulat kung paano ito binabasa. Naglalagay tayo ng gitling sa pagitan ng numerator at denominator kung ito ay sinusulat ng pasalita. Halimbawa, tingnan ang ilustrasyon para masundan ang pagbasa ng simbolo at pagsulat ng salita ng fraction ng katumbas ng isa at higit sa isa. 2 halves. 2 halves. 4/4. 4/4. 19/15 or 1 4/15. 19/15. 1 4/15. 11/8 or 1 3/8. 11/8. 1 3/8. 5/3 or 1 2/3. 5/3. 1 2/3. Kung wala na kayong katanungan, dumako naman tayo sa mga pagsasanay. Mga pagsasanay. Unang pagsasanay. Panuto. Piliin sa hanay B ang katumbas na salita ng sumusunod na fraction sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa inyong kasagutan. Mga kasagutan. Number 1, letter E. Number 2, letter D. Number 3, letter A. Number 4, letter B. Number 5, letter C. Ikalawang pagsasanay. Panuto. Isulat sa mga kahon ang simbolo na katumbas ng sumusunod na fraction. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa inyong kasagutan. Handa na ba kayo sa mga kasagutan? Number 1, 9/9. Number 2, 5/5. Number 3, 4/3. Number 4, 3 halves. Number 5, 1 3/7.
Ikatlong pagsasanay. Panuto. Isulat ng pasalita ang sumusunod na fraction. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo para sa inyong kasagutan. Mga kasagutan. Number 1, 7 sevenths. Number 2, 4 fourths. Number 3, 11 tenths. Number 4, 1 and 1 fifths. Number 5, 9 eighths. Paglalahat. Buuin ang konsepto ng ating aralin sa pamamagitan ng paglalapat ng mga nawawalang salita sa patlang. Piliin sa kahon ang mga kasagutan. Mga salitang pagpipilian. Habs, gitling, binabasa, denominator, at numerator. Sa pagbasa ng fraction, una nating binabasa ang numerator na susundan ng pagbasa ng denominator. Dinadagdagan ng S ang denominator kapag ang numerator ay higit sa isa maliban sa halves. Sa pagsulat naman, ito ay sinusulat kung paano ito binabasa. Naglalagay tayo ng gitling sa pagitan ng numerator at denominator kung ito ay sinusulat ng pasalita. Pagpapahalaga. Ano ang kaugaliang ipinakita ni Amihan sa pagbabahagi niya ng kartolina kay Alena? Magagawa mo rin bang ibahagi ang gamit mo sa iyong mga kapatid?